Shoutout po sa inyo, shoutout sa inyo. Anyway, mga kababayan, ito umpisahan na natin. Itong nakita nating balita. Sabi kasi dito sa UNTV, kampo ni Kibuloy nagsumiti na ng tugon sa Syukos order ng Senado. Mga kababayan, so ito, pakinggan po natin. Kanina pong umaga, bandang alas 8:40, ay pinareceive po namin formal yung aming compliance and legal justifications po para hindi matuloy ang anumang aksyon sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Sa pamamagitan ng isang sulat sinagot ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy ang show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi ito dapat arestuhin ng Senado. Di ba ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan dito, pinasasagot, pinapupunta etong si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Congress at saka sa Senate, mga kababayan. Yun kasi ang pagkakaalam ko, yung sisipot etong si Pastor dito sa Senate or di kaya naman mga kababayan, dito po sa Congress. Pero parang baligtad data yung nangyari kasi nagpadala na lamang po ng sulat ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ipinaliwanag dun sa papel, mga kababayan, kung bakit hindi pwedeng arestuhin etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Eh ang pagkakaalam ko nga, mga kababayan, pinapasagot si Pastor sa Senado or di kaya naman sa Congress. Mga kababayan, sa madalit salita, pinasisipot po etong si Pastor. Pero ang nangyari, mga kababayan, nagpadala na lamang po ng liham yung kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Congress, mga kababayan, at saka sa Senate. Iba talaga pag may padrino! Kahit hindi ka umattend, mga kababayan, automatic makakalusot ka. Ganun talaga pag may padrino. Hayaan nyo na, mga kababayan. Ganyan tayo eh. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Elvis Balayan, hindi kawala ng respeto ang hindi pagdalo ng religious leader sa investigasyon ng Senado. Bagkus na hindi ganitong tanging korte lang ang makakapag-respeto. Ang katuwiran daw ng abogado, hindi daw po pagkawalang respeto yung hindi pag-attend nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy sa patawag ng Senado, mga kababayan, at saka ng Kongreso. Pero kung titingnan po natin, napakahalaga po ng mga kababayan. Kaya nga kung pagbabasihan natin yung vlog na inilabas ni Attorney Rene Bueno, sinasabi niya doon kung gaano kahalaga yung pag-attend po. Ano po yung pag-attend dito sa patawag ng Senado at saka ng Kongreso. Pero nakakapagtaka kasi dito, mga kababayan, dito po kay Pastor, ipinapasawalang bahala po ng kampo nila. Sa madalit salita, hindi po talaga nila nire-respeto ang Senado. At hindi po nila nire-respeto, mga kababayan, hindi nila nire-respeto ang Congress. Kasi nga, paano ba naman kasi re-respetuhin ng Senado? Eh, may ano nga dyan, may spokesperson. Diba, may tagapagsalita na nga, mga kababayan, ano pa yung gagawin nila? Anong gagawin nito si Pastor? Eh, di magsisitim pretty na lang. Anyway, pagpatuloy pa natin. Solba sa mga alegasyong kriminal laban kay Kibuloy. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po, no? Para kay Pastor Kibuloy na siya ay pumunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Kasi po, kagayang paulit-ulit na sinasabi namin, yung resolution mismo po ay sinasabi na guilty na po sa mga krimen si Pastor at ito'y patuloy na kanyang kinukomit. Naniniwala rin itong may... Para daw yung nitong si Senator Rizal Ontiveros, mga kababayan, sa madalit salita, parang sinasabi daw po sa Senado at sa Congress na guilty na etong si Pastor Apollo C. Kibuloy kasi nga nakapag-commit na daw po ng krimen, mga kababayan. Pero kung titingnan naman po natin, kaya naman po itong si Pastor, mga kababayan, na contempt kasi nga hindi po siya umaattend sa mga patawag sa kanya ng Senado at Kongreso kaugnay sa mga inireklamo po or mga aligasyon laban po dito kay Pastor. Pero kung umaattend siya, mga kababayan, baka nadepensahan pa niya yung kanyang sarili. Eh ang problema nga kasi, mga kababayan, dito kay Pastor at saka po dun sa kanyang mga abogado na iba, mga kababayan, hindi ko naman nila lahat, eh saglip na payuhan nila na umatende itong si Pastor, ang ginagawa po nila, pinapayuhan nilang wag umatend. De umano, mga kababayan, ha? Anyway, pagpatuloy pa natin. Limitasyon umano ang Kongreso sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Nabanggit din po namin doon na may limitasyon, no? Ang karapatan ng Kongreso sa pag-iimbestiga. At yung limitasyon na yon ay precisely to regulate or to control, no, the legislator from abusing
the fundamental bill of rights of resource persons or witnesses appearing thereat. Panawagan ngayon ng kampo ni Kibuloy kay Senate Deputy Minority Leader Rizza Ontiveros. Sana po basahin ng mabuti ng ating mga kagalang-galang na senador yung mga legal justifications po na isinalang namin, sapagkat ito po ay naaayon sa Constitution at sa existing jurisprudence, no, on the powers of the Congress or the Senate in particular to conduct investigation po without violating the sacred Bill of Rights of resource persons or witnesses po na umaattend sa kanilang mga pagdinig. Pero tila hindi kumbinsido rito ang senadora, kaya hihilingin na kay Senate President Juan Miguel Ming Zubiri na aprubahan na ang arrest order laban kay Kibuloy. Kaya nga mga kababayan, kasi eto ha, kung hindi nila lalabsan ang warrant of arrest, etong si Pastor Apollo C. Kibuloy, at kung uonorin nila yung ipinadalang sulat, yung liham, dito sa Senado, ng dahilan naman mga kababayan, kaya etong si Pastor Apollo C. Kibuloy ay pinagbigyan ng show cause order is para sumipot, hindi po para magpadala ng sulat. Ngayon mga kababayan, kung etong si Pastor ay ganito ng ganito, malaki ang posibilidad talaga na yung mga susunod na ipapatawag sa Senado, gagawin na lang yung diskarte na ginagawa ngayon nitong si Pastor para hindi pumunta at umattend mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, kahit sino talaga na nasa Senate mga kababayan, lalo na kung trabaho lang yung ginagawa mo, hindi ka talaga magiging kumbinsido dito sa ginagawa ng kampo ni Kibuloy. Kaya nga much better mga kababayan, ito yung lagi natin sinasabi, umatenda lang si Pastor, harapin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Mga kababayan, yun po yung pinakamabuti. Kaso nga lang, since tapos na nga yung 48 hours na ibinigay dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy, sa Lunes malaki ang posibilidad mga kababayan na labasan na ng warrant of arrest para maaresto etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi nga naman, mga kababayan, kahit sino hindi talaga magiging kumbinsido kung eto ay hahayaan nila ng hahayaan. Ano po, kaya nga kung makikita ninyo mga kababayan, tingnan natin yung mga susunod na balita kung ano ang gagawin dito ni Ming Zubiri mga kababayan at saka ni Robin Padilla. Kasi nga, hindi na umatin si Pastor Apollo C. Kibuloy eh. Kasi kung tutusin mga kababayan, pagkakataon na ni Pastor yun, kahuli-hulihang dalawang beses na pagkakataon, yung 48 hours na ibinigay po sa kanya para magpaliwanag. Ano po, kung siya ba ay may kasalanan, kung ano ba yung ididepensa niya, kung paano niya ididepensa yung kanyang sarili base sa mga akusasyon laban po sa kanya mga kababayan. Ang nangyari ngayon, hindi umatend itong si Pastor. So sa madalit salita mga kababayan, yung ginagawang effort ni Senator Robin Padilla, binabaliwala ni Pastor. Kaya nga ang nakikita ko mga kababayan dito, kawawa si Senator Robin Padilla sa mga kanyang ginagawang mga pagdepensa, di umano dito kay Pastor mga kababayan, at yung mga effort niya, yung mga pag-object-object niya mga kababayan, wala yon. Kasi nga mga kababayan, tinutulungan na nga ni Senator Robin Padilla na maidepensa itong si Pastor, pero si Pastor mismo or at yung kanyang kampo ang umiiwas mga kababayan dun sa tulong ni Robin. Diba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Iit na mambabatas, makukulong lang si Kibuloy sa Senado dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig at hindi dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. Nirinog din itong hukom lang at hindi Senado ang maghahatol kay Kibuloy at tanging panukala lang ang resolusyong inihain niya para imbestigahan ang mga alegasyon ng pang-aabuso ni Kibuloy. Hamon ngayon ni Senator Ontiveros, magpakita na lamang si Kibuloy sa Senado at huwag na... Sabi dito ni Inay Lizago ng TBJ Forever, paano kung ayaw pirmahan ni Zubiri ang warrant of arrest? Magkakaproblema sila sa taong bayan, papangit yung imahe nila sa sambayan ng Pilipino at mababash po sila ng matindi. Alam nyo mga kababayan ha, eto gusto ko lang sabihin, mas marami pa rin ang sambayan ng Pilipino kaysa dun sa mga apostol at tagahanga ni Kibuloy. Tandaan nyo yan mga kababayan, mas marami pa rin po ang mga netizen na umaasa na yung mga nabiktima mga kababayan, kung may nabiktima ba talaga, ay mabibigyan ng karampatang hustisya mga kababayan. At kung talagang nagkasala itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, marami mga taong umaasa na pagbabayaran nito ang kanyang pagkakasala. Ganun lamang naman po kasimple. Yung iba nga, nakakapagtaka nga yung iba mga kababayan, paano pa nila naaatim na kumampi at kampihan pa itong si Pastor Apollo C. Kibuloy? Ganun ganito yung mga ginagawa mga kababayan.
Paano kaya nila na-attempt na ipagsigawan sa kanila mga vlog na itong si Pastor, eh talagang walang talagang kasalanan, ganong hindi naman niya kayang depensahan yung kanyang sarili para siya mismo magsabi na wala siyang kasalanan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Nang maraming drama. Sa ngayon, hihintayin na muna ng kampo ni Kibuloy ang magiging tugon ng Senado sa kanilang isinumiting sagot sa show cause order bago itakda ang kanilang susunod na legal na hakbang, habang pinag-aaralan din muna ng opisina ni Senator Hontiveros ang mga argumento ng kampo ni Kibuloy. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So maliwanag naman dyan mga kababayan, na nagsumiti lamang yung kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, mga kababayan, patungkol po dito sa show cause order laban kay Kibuloy. Sa madalit salita, hindi po sumipot etong si Pastor sa Congress at saka sa Senate, mga kababayan. So kung iisipin po natin, ang dating, mga kababayan, talagang binaliwala ni Pastor yung kahalagahan ng Senado at saka ng Kongreso. Ano po, dahil nga ang katuwiran nila, pagdating daw sa Senado at saka sa Kongreso, ay parang sinasabi na nakumit na or nagawa na ni Pastor yung krimen, mga kababayan. Eh ngayon, kung titingnan po natin, kaya lang naman na itong si Pastor, mga kababayan, ay na-contempt is dahil, mga kababayan, ay hindi uma-attend sa mga patawag ng Senado at saka ng Kongreso. Sa madalit salita, isinasawalang bahala niya. Kaya nga kung makikita ninyo, mga kababayan, eh sana dito sa ginawang ito ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay bigyan ng karampatang aksyon ni Senator Zubiri, ano po, at pirmahan na niya yung iniaano nitong si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, na talagang mabigyan na ng warrant of arrest etong si Pastor sa lalo't madaling panahon. Diba? So sabi dito, Sir Jake, di mo ba napapansin? Magaganda ang mga members niya. Kaya nga eh, walang gaanong pangit. Walang gaanong pangit, mga kababayan. At saka ano, yung mga members niya, mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Lahat may mga kaya, yung iba OFW pa. Saan ka nagtatala, mga kababayan? So sabi dito, idol ko si Pastor. Solid yung immunity niya. Kaya nga. Ako nga din, mga kababayan, sobrang idol ko si Pastor, pero mas idol ko si Senator Robin Padilla kasi sobrang talino niya. Anyway, mga kababayan, napakaliwanag naman po dyan. Papel yung umaten sa Senado at hindi po yung katawan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Ito pang nakita nating balita, na kung saan, mga kababayan, eto daw pong si Kibuloy. Sabi dito, Kibuloy may now be arrested by House, still won't attend the Senate probe. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. So maaari na nga ipa-aresto sa madalit salita, mga kababayan. Ano po? So anyway, kini-credit po natin ito sa Inquirer.net. Kanala po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto, i-play na po natin, mga kababayan. Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy may already be arrested and detained in the House of Representatives. This is according to House Committee on Legislative Franchises Vice Chairperson Representative John... Kibuloy may be arrested, say House lawmaker, mga kababayan. Sa madalit salita, etong si Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil nga sa hindi niya pag-attend dito po sa Congress, mga kababayan, ganun din po sa Senado, ay maaari na po siya, mga kababayang, labasan ng warrant of arrest para ipa-aresto. Ano po, ganun din naman ang pupuntahan talaga, mga kababayan, kasi nga hindi uma-attend at hindi pinapansin nitong si Pastor yung mga patawag po sa kanya. So anyway, pagpatuloy pa natin. Tony Pimentel, who says the arrest order against Kibuloy took effect on Friday, March 15. House Secretary General Reginald Velasco earlier said, quote, "A pleasant experience in the Chamber's Detention Center awaits Kibuloy." The arrest order against Kibuloy follows the pastor's absence during a House of Representatives panel hearing on issues hounding the Sunshine Media Network International despite his... Biruin nyo, mga kababayan, na ito, intindihin nyo mabuti yung sinasabi dito. Kaya itong si Pastor ay ipinapa-aresto, mga kababayan, at ipinakontempt ng Congress dahil sa mga hindi niya pag-attend sa mga patawag ng Congress. So napakaliwanag naman po nung sinasabi dyan, mga kababayan, hindi siya uma-attend, kaya siya na-contempt at kaya po siya hahantong sa puntong ipapa-aresto na, mga kababayan. Dahil nga hindi siya uma-attend. Pero kung uma-attend itong si Pastor, baka na-depensahan pa
niya yung kanyang sarili at naipaliwanag niya ng mas maayos yung mga akusasyon at aligasyon na ibinibintang sa kanya, mga kababayan. Pero anyway, pagpatuloy pa natin. His lawyer's request for a short reprieve. Pimentel asserts that the House Committee on Legislative Franchises did not receive any feedback from Kibuloy's lawyer, Ferdinand Topacio, regarding his client's attendance at the hearing. The committee cited Kibuloy for contempt on Tuesday, March 12, after he refused to attend hearings on the alleged franchise violations of Sunshine Media Network International. The ownership of SMNI is being attributed to the pastor. So kaya pala itong si pastor, bukod sa hindi niya mga pag-attend dito sa Congress, mga kababayan, ay dahil din dun sa kanyang SMNI, mga kababayan, dahil may mga nalabag po etong SMNI. Yun pala naman. Anyway, pagpatuloy pa natin. However, Topacio asked lawmakers to grant a reprieve to his client until March 15, noting that he will try to convince Kibuloy to show up. Kibuloy's camp has not made a comment regarding Pimentel's remarks. Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy is still not inclined to attend the Senate hearings on the allegations made against him. The Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality is investigating the alleged human trafficking and sex abuse by Kibuloy and his organization, the Kingdom of Jesus Christ. Sa Senado naman, mga kababayan, yung mga sex trafficking. Yun yung isang iniaano kay Kibuloy, mga kababayan, at marami pang iba. So hindi lamang po isa yan. Pero anyway, wait lang, may papakita ko sa inyo. Saan ko ba nakita yon? Yan o, yan yun, eto yung kumakalat dati. Wait lang, pakita ko lang sa inyo. Yan kasi yung kumakalat dati pa. Wala pa si, hindi pa presidente, si Pangulong BBM, mga kababayan. Pinag-uusapan na po ito dati pa, mainit na usapin yan. Dati pa at yan nga nung buhay pa si Percy Lapid, mga kababayan, natatalakay na yun ni Percy Lapid. Mainit na usapin na yan. Kaya nga kung makikita ninyo, di ba may mga naglilipa na dati, may mga lumalabas na balita about dito sa FBI, mga kababayan. So itong si Pastor Apollo Sige Buloy, meron po itong kaso sa ibang bansa. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas. Ang problema kasi, mga kababayan, yung iba natin, mga kababayan dyan, na porket sumusuporta dito kay Pastor, talagang nabulag na. Nabulag na ng pangakong kaligtasan ni Pastor. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, itong usaping ito, matagal na po ito. Hindi pa presidente si Pangulong BBM, pinag-uusapan na po yan, mga kababayan. Diba? Anyway, balik tayo dito. Christ. According to Kibuloy's lawyer, Melanio Balayan, the pastor's appearance in the hearings would supposedly compromise his rights. Balayan also calls the Senate resolution that prompted the probe as incriminatory. Balayan says they already submitted their compliance and legal justifications in response to the Senate's show cause order against Kibuloy. On ito yung papel. March 13, the upper chamber had issued a show cause order against Kibuloy for failing to attend the Senate's probe set on January 23, February 19, and March 5. Balayan says their camp will wait for the Senate's response to their appeal before taking further action. Tama. The Department of Environment and Natural Resources issued a... So ito, wala na ito, mga kababayan. Ano po, usaping ano na po to, swimming pool sa Chocolate Hills. Maliwanag naman dyan, mga kababayan. Abang-abangan natin yung mga susunod na balita sa Lunes kung talagang maaaresto etong si Pastor Apollo Sige Buloy. Pero ang pagkakaalam ko, base dun sa mga taga-suporta nitong si Pastor Apollo Sige Buloy, ay hindi daw po nila hahayaan na maaaresto etong si Kibuloy. At siguro, mga kababayan, yung ibang mga senador, baka tutulungan etong si Pastor. Kaya talagang kung titingnan po natin, parang napakalabo, mga kababayan, na etong si Pastor ay maipa-aresto nila ng ganun-ganun na lamang. Pero tayo, umaasa pa rin tayo na may papatupad at iiral pa rin po ang tamang batas dito sa Pilipinas. Ano po? So ngayon, hindi porkit malaking tao yan si Pastor Apollo Sige Buloy, palalampasin na po niya, palalampasin na po ng sambayan ng Pilipino yung pambabastos niya sa Senado at saka sa Congress. At hindi lang yon, yung tamang hustisya para dun sa sinasabing mga naabuso nitong si Pastor Apollo Sige Buloy. Kaya nga, mga kababayan, ang isang tao kasi, yan ay aattend yan kung wala talagang nagawang kasalanan. Pero kung yung isang taong yan, mga kababayan, ay nakakumit
at nakagawa ng kasalanan, mahihirapan po yung umattend at mahihirapan po yung magsalita ng makatotohanan. Kasi alam naman po natin mga kababayan kung gaano katindi mag-interrogate ang mga nasa Senado at saka nasa Kongreso. So sa salita pa lang, mga kababayan, talagang mahuhulit-mahuhuli na kung nagsisinungaling etong si Pastor.